Hi guys, Mommy Park is here. So today's vlog guys, ang magkakaroon ako ng tips kung paano nyo aayusin ang inyong mga kaperahan. Ayan, sa barya at saka sa mga bills. So, tong December kasi guys, talagang humataw ang tindahan sa benta. And one of the hassle and struggle na din pinagdadaanan ko, lalo na bago kami magsara or kaya magka-cut off ka na ng sales, is kung paano mo i-organize ang iyong mga kaperahan. No? Lalo na kung maghahanda ka na ng pera ng certain amount. Halimbawa, kinabukasan, dadating si ganitong ahente, dadating si ganitong delivery, magbabayad ka. So, isa sa struggles kapag ka ganoon is kahit inayos ko na yung pera ko the way ng traditional na inaayos ang pera. Kasi ganito tayo guys mag-ayos ng pera, di ba? Sa akin ha, sa akin. Ayan. Halimbawa, itong 20. So, kung gusto nating mag-bundle ng 1,000, di ba ang ginagawa natin, magtitiklop tayo ng 5 piraso nito, iyon ay 100. And then, pagsasama-samahin natin na nakatiklop siya ng ganyan, so 1,000 saka natin ibabundle. So, ang down part kasi, or ang downside kasi, nung ganoon na pag-bundles ng pera, is naaapektuhan ang kalidad ng pera, ng bills. And, prone siya sa punit. Minsan kasi, pag nagmamadali ka, hinahatak mo yung rubber band, ang nangyayari, napupunit. No? Na-accidenting mapunit. So, baka mamaya, ang tamaan sa kanya ay yung kanyang code, o code ba tawag dito, or serial number. Eh, syempre, sa rules kasi ng banko, kapag kasira ang serial number, hindi mapapalitan. No? Malabo. Malabong mapalitan. Okay pa yung luma at napunit, pero kita pa ang serial number. So, yun ang rules ni BSB, no? So, yun nga, yun na struggles ako. And then, ang kapal-kapal niya. Ang kapal-kapal sa bag, ang kapal-kapal, ang hirap, no? Napakahirap. So, kaya naman, nagkaroon ako ng idea how I can organize my sales, no? Yung cash. So, kaya gusto ko ding i-share to sa inyo para kung effective sa inyo, edi gayahin nyo, no? At pag ginaya nyo, at kung vlogger din kayo, i-shoutout nyo naman ang Mommy Park, okay? Ayan. So, ipapakita ko sa inyo yan. Yun yung mga struggles ko. Another thing, kasi guys, nga pala, bago pa tayo mag-continues, sa 20s lang, ilang pirasong 20s ang meron ang Mommy Park araw-araw kapag ka nakakabenta, no? Kapag ka, I mean, pagkatapos ng pagtitinda, no? At the end of the day, na magtatala ka na. So, 50s din, napakarami. And yung 20 peso coin. And yung piso, yon ang mas mararami. At saka 5 piso. Ang 10 piso na coin ay hindi ganun karami. Unlike sa piso, 5 piso, at saka 20 peso coin, medyo marami. No? So, kaya naman, nagkaroon ako ng style kung paano ko iaayos. Nang sa ganun, kapag gusto kong ibayad any bills man yan, mapa-coins or hindi, maibabayad ko ng maayos at mabilis ang transaksyon sa pamilihan or kaya naman sa ahente. No? At the same time, matutuwa pa ang ahente kasi hindi sila mahirapang magbilang. No? So, ipapakita ko diyan yung mga paraan na ginawa ng Mommy Park. Napaka-effective kay Mommy Park. And, ang bilis pang mag-isip kung magkano. No? Ayan. So, pakita na natin para mas maganda na magaya nyo agad. Okay? Ayan, nagsisimula na ang ating mga ahente, guys, sa ating bagong taon. Ayan, mga wanted. Shout-out. Umorder pa din ako. Shout-out sa opisina ng nagdadala sa akin. Bala kayo dyan. Ayan. At ang ating tanduay nandoon sa kabila. Yon. Okay, guys. So, dahil tapos na ang Kapaskuhan, medyo hinay-hinay ngayon tayo sa ating stocks. Okay? So, para makapag-stocks tayo ng iba pa. At na compensate na naman natin ang ating mga bills for the month of December. So, it's a new beginning. Sabi ng, ano? Miss, how much your one half my tea? Oh. I said, 60. What? And then tapos? And then, okay, give me one half.
Yeah, Inglesera. Okay nga yun, para matuto ko mag-English, para pag kinakausap mo si daddy. Hindi, siguro ganun lang siya talaga magsalita. Hindi, may ano siya, may lahi na half, ano? Half. Ayusin mo yung half-half mo dyan. Half mighty, half human. Ah, parang Phil-Am, ganun. Ah, si Ate Ana. Guys, si Ate Ana na ang kanang kamay ni Mommy Park. Siya, hi ka naman, Teng. Teng, hi ka naman sa vlog. Oh, 6,000 subscriber na tayo. Wow. Ano na si Ate Ana, promoted na. Tinan nyo guys, yung tindahan namin. Kalbo-kalbo na. Oh, nag-uunti-unti na kami mag-fill up ulit. Katatapos lang kasi ng ano eh, ng holidays. Thank you.